Panibagong araw, panibagong kaalaman. For today's vlog, ang pag-uusapan natin ay kung paano gumawa ng Carbonized Rice Hull o CRH gamit ang Improvised Rice Hull Carbonizer. Maaliw at matuto dito lamang sa AgriTayo Derick. Nagtungo kami sa kiskisan ng palay upang doon kumuha ng mga ipa o rice hull. Ito ay nabibili sa halagang 5 piso hanggang 10 piso kada sako. Ang rice hull ay napaka-importanteng sangkap sa pagtatanim. Maraming benepisyo ang nakukuha rito, katulad ng pataba, pampabuhaghag ng lupa at marami pang iba. Tara! Umpisahan na natin gumawa ng CRH gamit ang Improvised Rice Hull Carbonizer. Ito ang Improvised Carbonizer na gagamitin natin. Ito ay gawa sa yero at lata. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng carbonizer. Tara na mga trops! Una, lagyan natin ng mga plastic sa loob ng yerong kinorting bilog. Sindihan ito gamit ang posporo at dahan-dahang ilagay ang mga pinutol na kahoy. Hintayin na umapoy ito ng gusto upang masiguro na hindi ito mamamatay. Ihalin tulad natin ito sa pag-ibig. Kailangan na manatili ang alab at init upang hindi mamatay ang nararamdaman nyo para sa isa't isa. Sabi nga, keep the fire burning! Kailangan natin na punuin ito ng pinutol na kahoy para mas malakas ang apoy nito. Kapag okay na ito, ipatong na natin ang hingaan ng Improvised Carbonizer. Yan trops, kapag malakas na ang apoy nito, pwede na nating ilagay ang ipa. Oops, syempre dahan-dahan lang sa paglalagay ha, baka kasi ma-fall ako sa'yo. Baka matumba ang ating Improvised Rice Hull Carbonizer. Kailangan natin ng 6 hanggang 7 sako ng ipa. Ikorte natin ito ng korteng bundok. Mapapansin mo na ito ay mausok. Nangangahulugan lang na buhay ang apoy. Kapag ang usok ay mahina o wala, sigurado na namatay ang apoy sa loob. Kaya dapat masiguro na maingat na hindi mapatay ang apoy upang maging successful ang ating pagka-carbonize. Kapag ikaw ay gagawa ng CRH, kailangan mo itong bantayan dahil baka galawin ito ng mga alagang hayop o baka matumba ng malakas na hangin. Karaniwan, 5 hanggang 6 na oras ang kailangan mong hintayin bago makarbon ang mga rice hull. Kailangan mo itong bantayan upang hindi ito maabo. Yan! Maghintay ka lang ha! Alam ko naman na sanay ka ng maghintay, di ba? Pagkalipas ng ilang oras, mapapansin mo na unti-unti na itong nakakarbon. Ang mga ipa na nasa ibaba ay pwedeng ilagay sa parteng nakarbon na upang maluto na din ito. Pagkalipas ng 5 oras, okay na! Carbonized rice hull na mga trops! Yahoo! Ikalat natin ito gamit ang piruya. Basahin natin ito ng tubig upang mapatay na ang apoy. At dahil dyan mga trops, meron na tayong carbonized rice hull na ating magagamit upang mapaganda at mapataba ang ating lupa na pagtataniman. So paano ba yan mga trops? Agri ka ba? AgriTayo Derick! Tara trops, samahan mo naman ako na alamin kung paano gumawa ng Improvised Rice Hull Carbonizer.